RGB siya, yan yung red niya. Blue, white, then pwede rin to mga strobe ganyan, ayan, strobe, flash, pwede yan lahat, faded, o kaya fade, tapos smooth. Ito naman, as is na siya na warm lang siya, yung sa center natin, center light. Tapos yung sa may pin light natin, tricolor na to. So ayan mga kamasta, ito yung bahay ni Ma'am Teren. Bali, renovation pala to mga kamasta, no? So ayan mga kamasta na yan, nasukat na nga natin. Ito yung bahay ni Ma'am Felma. Hey, what's up mga kamasta, magandang araw sa inyo lahat. So welcome back sa ating panibagong vlog. Ayan, nandito kami ngayon sa Bilance project natin. So dito mga kamasta, pupunta tayo ngayon dito at magkakabit tayo ng heater. Bali, tinawagan lang tayo ni Madam tsaka ni Sir. Yan, ito yung project natin dati mga kamasta, kung saan nag-install tayo ng PVC ceiling. Ito yung thumbnail niya. So kung gusto nyong balikan yun mga kamasta, ayan, pwede nyong panoorin. Ayan, kasama ko si Michael tapos si Eman. Ayan, may mga dala-dala kami mga gamit. So magkakabit lang kami ng dalawang heater dito. At tingnan na rin natin yung project na ginawa natin dito mga kamusta. So ito ginawa namin December mga kamusta. Then natapos nung January lang. So tara, nandito na kami, tingnan natin yung site. Ayun mga kamusta, no? Kung maalala nyo, ito siya. Ayan sila sa'yo, nandun sila sa likod. Kasi ito, may occasion daw sila sa 16. Ay, 15 pala mga kamasta, no? Ayun, napinturaan na pala yung ceiling niya. Ayun, no? May mga ilaw na rin. So, tara, puntaan natin. Ayun, no? Mayroon na rin silang pintura. Ayun yung ceiling na ginawa natin doon sa taas. Talagang more on blue talaga si Madam, ano? Ayan. Malin, naglilinis sila ngayon. Oo, napinturaan na talaga lahat. Ayan. Tao po! Ayan, no? Natapos na yung pintura niya. Mga kamasta, may ilaw na rin. Wow, ayan. May mga pin lights na rin. Ito yung ginawa natin dati. Itong PVC ceiling niya. Tapos, itong mga designs. Kung saan, Hardyplex yung ginamit natin dyan. Ayan. So, tingnan din natin yung overall mamaya, mga kamasta, no? Puntaan muna natin sila, sir. Nandito sila. Ayan, naglinis na rin sila. May mga tarim na rin dito. Tao po! Ayun. Vlog ako ngayon ha. Ayan, no, yung anak nila ni Madam tsaka ni Sir. Bali, nagpipintura sila ngayon dito sa may pool. Ayan, so halos preparation silang lahat dito ngayon mga kamasta, no? So pinipinturaan nilang lahat. So antayin lang natin. Ito may mga wall lamp na rin, may kabit. Ayan, no, may wall lamp na rin. So silipin natin yung loob. Bali, hindi gaano ma-recognize. Hindi gano'ng makita mga kamasta, no? So tingnan natin yung mamaya. So ayun mga kamasta, no? Pasok tayo dito sa loob. At ito, hindi pa matatuloy ngayon yung pagkakabit natin ng nung ating heater. Kasi may mga portion pa na, okay, may mga gamit pa na kailangan. So babalikan na lang natin yan. So ngayon, titingnan muna natin yung outcome nung paglalagay nila ng mga ilaw. Kasi nalagyan na pala ito ng ilaw, napinturaan na rin. So tingnan natin mga kamasta, no? Ayan. Ito may nabago dito mga kamasta, yung hagdan niya. Kung maalala niyo yung hagdan niya nandito dati. Tapos pinalitan na. Kumbaga inayos na nila mga kamasta kasi ito mas maganda na rin to. At least nakaayos na siya ng maigi mga kamasta kasi yung TV console nila dati walang paglalagyan. So ngayon meron na. Ayan si Michael oh. So tingnan natin yung mga ginawa na nila dito. May kabit na yung mga lightings niya. Ayan sa cove light meron na rin. Sa center light meron na rin, tapos yung mga pin light niya. So sila nang gumawa dyan, yung dating electrician nila dito mga kamasta, no? Ayan, no? Then dito naman sa may pinaka living area natin, ito may nilagay pa na ilaw dito. So ito yung mga inabang natin dati dito na yung sa may wires niya nung kinabit natin itong mga PVC niya. So ito yung inayos mga kamasta, mas maganda na rin na ganyan yung kinalabasan niya. Compare dati kasi talaga masikip yung living area niya. Ayan si Sir oh. So tingnan natin tong
living area. Ayan, napakasimple. Pero napaka-elegant tingnan mga kamusta, no? Ayan, oh. Yun na lang yung hindi nalalagyan, yung cob light niya dun sa loob. Pero eto, meron na to, cob light niya. So sila nung nagkabit niyan, tapos meron na rin yung mga pin light, tapos yung center light niya. Diba? Tapos dito naman sa kitchen, ganun din, meron na rin. Ayan. So, ganda mga kamusta, no? Simple lang. Pero no, maayos to siya. Yan ang combination ng PVC ceiling. Tapos yung sa may cement board natin, okay, hardiplex. So akyat din tayo dito sa taas. Yan. So dito sa pinaka downlight, may downlight tayo dito sa stair mga kumasta, no? Ang ganda, oh. Simple lang. So tingnan natin yung ilaw niya. So tricolor siya. Yung bulb yan na tricolor na mga kumasta, no? So akyat tayo sa taas. Ito yung nabago. Pinalitan ng pwesto tong hagdan. So, mas maganda na siya na ngayon. Mas organized na. So, ayan. Tingnan din natin yung pinaka-living area dito sa taas, sa second floor. Ayan na siya. Oh. May central light din tayo dito. Tapos, ayan na. May kanyang, may sariling cob light dito. May cob light din dyan. Tapos, may central light doon. May central light doon. Tapos, may mga pin lights na. Ayan siya. Yan yung simpleng design natin dito mga kamusta, no? So sa mga rooms naman ganun din. Tingnan niyo sa rooms niya. Ayan. Ayan, no? So cob light lang din o kaya cob ceiling lang din yung ginawa natin dito. Yung high ceiling niya ay PVC ceiling din. And so lipat tayo dito sa kabila. Sa isang room. Halos pare-parehas na to mga kamusta, no? Ayan, nakalock na to. Pare-parehas na to. Ito yung pinaka-master's bedroom natin. Ito yung master's bedroom niya. Ayan. Ito yung halos buo na may cove light to. Ayan. Halos may cove light to lahat. Center light dito. Tapos mga pin light na siya. Ito yung master's bedroom. Ito yung isa pang lalagyan natin ng heater mga kamusta, no? Ayan, nakabang na rin. So kakabitan na lang natin yan. Okay na, tingnan natin. Dito naman tayo sa portion na to. Ganda ng sofa mga kamusta, no? Ayan. Simple lang. So akyat tayo sa third floor. Sa third floor meron din tayo yung downlight dito. Kaya ayan, para dun sa hagdan. Ayan, no? So halos pare sila nung nasa baba. Ganda tingnan. Simple lang din yung ginawa nating design sa center niya. So wala na siyang cove. Kumbaga drop ceiling lang siya. Then ito may cove light na rin to. Tapos may mga pin light na rin. Ganon din dun sa kabila. So ito yung pinaka living area naman dito sa taas. Sa third floor. Ito siya. Halos pareha sila dun sa baba mga kamusta, no? So yung choice ng kulay niya. So yung client na yung nasunod dyan mga kamasa, sila na may nasunod dyan. So hindi na tayo gumawa ng painting works niya at saka sa electrical works. So sa ceiling installation at designs lang tayo. Ganun din sa mga rooms. Halos pare-parehas na to. Cove ceiling lang din. May mga cove light, pin light. Ganun din dito. So pasyalan natin para makita. Ayan. So nagbling-bling pa yung ilaw. So ito mga kamusta, pwede natin siya i-choose ang kulay kung saan na multicolor yung ginamit dito na cove light niya. So pakita natin yan sa baba mamaya. Tapos dito sa last room. Ayan. So ayos na ayos. Patayin na natin to. Then dito naman. Ayan, may cove ceiling yan. May cove light yan sa loob. Tapos, center light lang siya, mga kamusta, no? Tapos may mga pin light na tayo dito sa gilid-gilid kung saan tricolor din yan. Halos pare-parehas na tricolor yan, mga kamusta. Ito yung pinaka-porch niya sa taas. Ayan. Ang ganda, mga kamusta, no?
napakaaliwalas. So, more on blue talaga yung kulay na gustong-gusto ni Madam tsaka ni Sir. So, choice na nila yan, mga kamasta. No? So, tara. Tingnan natin yung uri ng mga ilaw na ginamit dito. Kung saan halos pare-parehas naman na to. So, tingnan natin kasi yung remote na sa baba. So, i-off muna natin to para makita nyo. So, tara. Tingnan tayo sa baba. Ilaw. Simple lang din, mga kamasta, no? So ngayon, mga kamasta, tingnan natin yung ginamit nila na strip light dito o kaya yung sa cove light natin. So ito, may remote tayo. So hindi ko alam kung gaano kakapal yung strip light, pero pag nakikita ko dito, meron siyang yung malapad siya, mga kamasta, na tricolor, ay multicolor. So tingnan natin yung kulay. Saglit, tingnan natin. Ayun, nandito yung selector niya. And so red. So may RGB siya, ayan yung red niya. Blue, white. Then pwede rin to mga strobe ganyan. Ayan, strobe, flash. Pwede yan lahat, faded. O kaya fade to, smooth. So lahat yan, mga kamasta, pwede mo siyang piliin. Ito naman, as is na siya, na warm lang siya, yung sa center natin, center light. Tapos yung sa may pin light natin, tricolor na to. So tingnan natin yung klase ng pin light. So ganyan siya, mga kamasta. Then ito, mga simpleng center light na lang to. Kitang kita yung center light dun, no? Yung down light natin. So maganda. So, antayin na lang natin si Sir tsaka ni Madam, mga kamasta, para dun sa may kakabit na heater natin. Kasi yung heater, mga kamasta, ang problema namin, yung fittings na ginawa dito, kaya yung inabang na fittings. Kasi ito, kailangan pa natin ng reducer. Kasi ito, 3/4 to eh. Ngayon, 1/2 yung kailangan natin. So, kailangan natin mag-reduce dyan ng fittings niya, mga kamasta. Then, palagyan din natin siya ng utility box. Tapos, outlet siya. So, yun ang mga gagawin natin. Tapos, yung ilalagay sana dito kasi na shower niya, mga kamasta, ay yung nandito, naka-embed siya sa loob. So, hindi siya pupwede kasi natapos na itong tiles niya. So, hindi natin pwedeng gibain yan. Ngayon, ang gagawin na lang natin, bibili tayo ng para dun sa shower natin na naka-surface na siya. So, yun yung wala. Yun yung mga walang gamit na ito. So, incomplete kasi, mga kamasta, no? Ito sana yung gagamitin. Ayan, ito sana yung gagamitin natin. Pero, ito kasi, pag i-embed pa natin to. So, hindi siya po pwede, mga kamasta, no? Kasi, kagaya na ito, sayang to. Ito sana yung gusto nilang ilagay. Ito sana. So, ito sana yung gagawin natin. Tapos, ito yung i-embed natin sa loob. So, medyo matrabaho yan, mga kamasta, no? At saka, hindi na siya po pwede. Ngayon, ang gagawin na lang natin dyan, bibili tayo ng shower na pang surface na siya. Kumbaga, gagamitan na lang natin siya ng flexible shower. So, ayan, mga kamasta, no? Gagawin na lang natin dyan. Ayan, i-provide na muna natin yon. Kasi ang pinag-aaralan pa namin dito, mga kamasta, yung grounding niya. Kasi walang inabang na grounding to. Ayan, no? Wala. So, line tsaka neutral lang. Ngayon, ang gagawin namin dyan, bubutasan namin yung likod niyan. Tapos lalagyan ng moldings na lang at lalagyan natin siya ng ground papunta sa labas dito sa likod niya. Ito. So lalagyan natin to. Ito lalagyan natin to ng bakal hanggang dun sa ilalim. Ganun din sa kabila. Papunta dun sa second floor natin. So yun yung mga lalagyan natin ng grounding, mga kamasta, no? So ayan, mga kamasta, no? Bali, ito, babalikan na lang natin ito, mga kamasta, pagka na-prepare na natin yung mga gamit. Kasi iba nga yung mga nabili nila Madam tsaka ni Sir. So hindi siya appropriate na gagamitin natin para dun sa heater. Ngayon, babalikan na lang natin ito. So siguro tayo nang bibili, mga kamasta, para alam natin kung ano yung mga bibilihin. Ngayon, dadaan muna tayo ng Dupax
at may estimate tayo doon na bahay. O kaya may susukatin tayo, magsa-site visit tayo. Ganon din sa Aritaw, so diretso tayo doon sa Dupax at sa Aritaw. Para minsan na ilakad natin mga kamasta, no? At para makapag-submit din tayo ng quotation. So sa ngayon, sasalubungin na lang natin sila Madam at si Sir sa daan na siguro. So tara. So ayan mga kamasta, no? At pupunta na ngayon tayo doon sa bahay ni Ma'am Terin. Ayan. At sa site visit tayo din, susukatin na rin natin yung bahay. So tingnan nyo naman mga kamasta, no? Ito, nakababa na kami. Papunta na kami ng Malasin, Dupax. Ayan, ang ganda ng bundukin dito mga kamasta, yung mga burol-burol na yan. Diba? Kung sana may drone lang tayo, ang ganda yan, tingnan sa taas. Yan si Michael, o. Oh. Eman! The Great! So tara mga kamasta. Ayan, ako yung Michael. Ayan, nandito tayo sa Dupax Sur na mga kamasta, no? So, hindi ko alam kung dito tayo dadaan. Okay, dyan, kaya magtatanong si Michael ngayon. Doon daw siya magtatanong sa mga magandang babae. Ayan, si Michael magtatanong. Baka siguro dito mga kamasta, dito tayo. Kasi sabi niya palabas ng Aritaw. Kasi dadiretso rin tayo ang Aritaw mga kamasta. So dalawang site yung pupuntahan natin. Bali, diretso tayo Aritaw. Saan? Ayan, diretso daw dito. Pakanan. Video. Umalis daw yung babae mga kamasta. Oh, ayan oh. Yung babae. Oh. Oh, ah. Mama. Oo, meron. So ayan mga kamasta, dito na nga tayo. Ayan oh, ito yung bahay ni Ma'am Terin, no. So tara, sukatin lang natin saglit mga kamasta bago tayo tutuloy ng Aritaw. So ayan mga kamasta, ito yung bahay ni Ma'am Terin. Ayan. Bali, renovation pala ito mga kamasta, no? Ayan. So nasukat na nga namin, so silipin lang natin sa loob. Ayan, halos renovation lang ito. So ongoing yung pagpapalitada nila ngayon dito. Ayan si Madam, oh. Ayan. Tapos yung kapatid ni Madam. So ito yung pinaka living area niya. Tapos may 2 rooms tayo dito. Ayan, ongoing yung plastering niya. Tapos meron din dito. So dito may mga rooms pa dito mga kamasta, no? Ayan. So tingnan na lang ito natin to. Siguro kung papalarin mga kamasta, no? Kung magkakasundo. Ayan. So ayan, punta na rin kami ng Aritaw mga kamasta, no? Kasi itong daanan na to, pagka galing ka ng Dupax Norte, dire-diretso na to Sur, tapos papunta ng Aritaw. Kasi pupunta pa tayo dun sa project, ay dun sa isang i-estimate pa natin o kaya susukatin natin sa Aritaw. So ayan mga kamasta, no? Punta na kami na ngayon na Aritaw, Aritaw, Aritaw. So let's go! Siguro ito siguro yung papasukan ng Madam. Ayan si Madam, oh. So tara tara, taas tayo. Ay, nakarating din kami. So ayan mga kamasta na yan, nasukat na nga natin. Ito yung bahay ni Ma'am Felma. So nakuha na natin yung mga sukat sa loob mga kamasta. So ayan, okay na. Sarenda muna tayo. Sarenda muna tayo. Kaya nagulat ako kahapon. Apo. Dapat yung linggo ulit, nung isang linggo, umuwi ako. Dapat nung
at ano. Ayan. Sige po, ma'am. Sige po. Thank you po. So, ito mga kamasa, along the highway na siya. Ayan o, yung highway na ng Arito. Maraming salamat sa inyong panonood. Mag-ingat po kayong lahat. God bless everyone. Bye.